Hello guys, hello Earth Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Welcome dito sa akin channel, Kapalaran 888. Welcome, welcome, Earth Signs. Ano ba ang messages, vibration, gabay energy para sa araw na ito? General reading siya, so pwede kang makaresonate. Earth Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Okay. 32, 5, 6, 28, 10, and 21. Dalawang babae. Eto. Isang babae ang posibleng nag-i-expect. So, nakikita ko sa'yo dito na posibleng may nag-o-offer sa'yo ng trabaho. Pwedeng siya ito. Pwedeng isang privilege na individual ang nag-o-offer sa'yo ng trabaho, and nag-i-expect siya ng kumbaga approval mo or nag-i-expect siya sa'yo ng sagot mo. Naghihintay siya. Nasa 28 and result yan, achievement. So, pwedeng may isang tao or isang group of individuals, pwedeng pamilya siya, na naghihintay sa decision making mo regarding sa work or regarding sa travel, relationship, movement, choices, or ano pa man. Kaso lang, nakikita ko sa'yo dito, hindi ka makapag-desisyon kasi posibleng in contract ka. So, ganito, may trabaho ka, tapos may nag-o-offer sa'yo ng panibagong trabaho. Yung kasalukuyan mong trabaho ay may kontrata ka doon. Pero ino-offeran ka ng bagong kakilala mo or etong taong itong privilege na to ng mas mataas na sweldo. Pareho lang yung trabaho, depende kung ano yung trabaho yung ino-offer sa'yo, pero hindi ka makapag-desisyon kasi nga naka-attach ka doon dito sa boss mo, sa employer mo, or sa taong ito. So, ngayon, hindi mo alam, confused ka, pwedeng confusion yung mararamdaman mo sa araw nito. Ano ba yung kailangan kong gawin? Diba? So, ang mabuting gawin mo dito is huwag kang gagawa ng desisyon ng hindi ka sigurado. Kasi makukompromise yung dalawang tao, diba? Yung dalawang partido. Okay? Ang ending nito, masira yung tiwala nila sa'yo. Ang nakikita ko sa'yo dito, isa sa dahilan kung bakit ayaw mong tanggapin yung bagong trabaho na ino-offer sa'yo, kasi natatakot ka na hindi ito permanent job. Natatakot ka na, baka ano lang to, ngayon lang, tapos wala na akong trabaho, tapos mahirapan akong bumalik dito sa pinagtatrabahuan ko, parang ganun. So, comment down below, kasi ikaw lang yung nakakaalam kung ano ang decision making mo dito. May iba din sa inyo na may mga plano tungkol sa pamilya na hindi nyo masyadong mapursu. Kasi, like, yung iba, gusto magpa-renovate ng bahay, gusto magpa-tayo ng bahay. Pero, plano mo na yun, di ba? Plano mo na siya siguro few months ago, last April. And then, out of the blue, nawalan ka ng trabaho. Out of the blue, naging unemployed ka. Nag-apply ka, pero hindi ka natatanggap. So, yung plano mo na pagpapatayo ng bahay, pagpaparenovate, or pag-uwi sa yung bahay, or paglilipat ng bahay, ay posibleng hindi matuloy. Okay. Ang iba din sa inyo dito, pwedeng nag-aalala kayo. Kasi matagal na kayong walang trabaho or nag-aalala kayo sa mga kapamilya nyo na walang trabaho. Okay, magic. Queen of Cups. So, nakikita ko sir dito na isang magical na relationship ang mabubuo sa araw na ito.
or isang pagbabago sa iyong relationship, depende relationship sa sarili or sa ibang tao ito. Ikaw lang nakakaalam. Ang posibleng magbago ng hindi mo inaasahan, 'di ba? Like yung siguro yung kaaway mo dati, magiging close mo ngayon. Yung close mo dati, kaaway mo na ngayon. Parang ganun. So, makikita mo sa araw na ito na punong-puno ng magic talagang mundo. Punong-puno ng magic and walang permanente dito sa mundo. Okay? Okay. Nakikita ko rin sa'yo dito na yun na nga, may iba sa inyo na sobrang desperado kasi hindi makahanap ng trabaho, hindi makapag-desisyon, may anxiety na, may depression pa. Kasi hindi, sa gabi, sleepless nights, hindi makatulog kasi sobrang pag-iisip. Ang dami nilang mga overthinking, nag-overthink sila, natatakot sila para sa future. Marami silang gustong balikan sa past. Alam mo yung ano, hindi sila mapakali. Confused and battered. Ano ba yun? Hindi mo alam kung ano yung nangyayari sa buhay mo. Diba? Hindi mo alam. And nakikita ko sa'yo dito, huwag kang gagawa ng desisyon sa araw na ito ng mabilis. Pag-isipan mong mabuti. Yung iba din sa inyo dito is isa sa dahilan kung bakit kayo malungkot, kung bakit kayo na naiiyak or umiiyak or hindi makatulog sa gabi. Kasi siguro may savings kayo, nag-iipon kayo ng pera, tapos hindi kayo sure kasi yung perang iniipon nyo is paubos na. Parang ganun. Or hindi, parang alam mo yon, mabilis maubos yung ipon mo. Parang ganun. Okay. May iba din sa inyo dito na may posibleng matanggap na balita na, yun na nga, may mag-offer sa'yo ng work or may mag-offer sa'yo ng pwedeng pagkakitaan. Kaso lang, hindi ka makapag-desisyon. Hindi ka makapag-desisyon kasi may kailangan kang unahin. It's either may equation ka na dapat na i-celebrate, tapos naimbitahan ka sa isang celebration, so conflict yung schedule. Parang gano'n. Kakaloko to. Okay, and Queen of Pentacles, ingat-ingat kayo kasi nakikita mo to, may mga iba dito sa inyo na natatakot kayo na gumawa ng desisyon kasi nga baka yung ino-offer sa yung trabaho is hindi naman permanent or parang natatakot ka na yun na nga mawala ng trabaho tapos nag-jump ka sa another work or job or career tapos hindi naman permanent. So, natatakot kang mawala ng pera sa future. Okay? Yung relationship mo nakakapagod din. Parang sinasabi ng baraha na yung relationship mo, may asawa ka, may girlfriend, may boyfriend. Ano ba to? Basta ang relationship na meron ka sa ngayon is sobrang gulo. Nahirapan kang mag-desisyon kasi sobrang nakakapagod. Sobrang nakakatakot din mag-desisyon. Kasi feeling mo, pwede kang magkamali sa decision making mo. Okay guys, so thank you for watching and see you again. Bye!